Kidlat News Updates. Opo si Cesar Solyan, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpakitang gilas ang Russian Navy nang subukan nito ang kanilang supersonic anti-ship missiles sa Sea of Japan. Kinumpirma ito ng Russian Defense Ministry gamit ang Mach Enemy Sea Target na matagumpay na tinamaan ng dalawang Musket cruise missiles. Nangyari ang missiles firing ilang linggo mula nang lumipad sa Sea of Japan ang dalawang Russian bomber planes na kayang magkarga ng nuclear weapons. Sa impormasyon ng NATO, ang P-270 Musket missile ay isang medium-range supersonic cruise missile na kayang magpalubog ng barko mula sa distansyang 120 kilometers. Patay sa engkwentro ang isang miyembro ng New People's Army o NPA habang isa ang arestado sa bayan ng Calamba, Misamis Occidental. Base sa impormasyon mula sa 1st Infantry Division ng Philippine Army, nagsasagawa ng focused military operations ang puwersa ng 10th at 44th Infantry Battalions nang makasagupa ang nasa 10 rebelde sa Barangay Siloy. Kinilala ang nadakip na si Joey Tomas, aktibong miyembro ng NPA Guerrilla Front Sendong sa ilalim ng Western Mindanao Regional Party Committee. Si Tomas ay nasugatan sa engkwentro kaya iniwan na lamang ito ng kanyang mga kasamahan. Kinumpirma ni Finance Secretary Benjamin Jokno ang planong merging ng Development Bank of the Philippines o DBP at Land Bank of the Philippines. Sinabi ni Jokno na kapag naipatupad ang planong pag-iisa ng dalawang bangko, ito ang magiging pangunahing bangko sa bansa. Sinuportahan naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na pag-isahin ang dalawang bangko na magiging game changer anya sa industriya. Ang planong merger ay isa sa tinalakay sa pakikipagpulong ng presidente sa kanyang economic team ngayong araw. Pabor ang nakararaming Pilipino sa voluntary use of face masks sa indoor at outdoor settings. Base ito sa resulta ng survey ng Social Weather Stations o SWS na ginawa mula December 10 hanggang 14, 2022. 91% ang sumang-ayon sa kautusan na inilabas ng gobyerno at sa bilang na ito nasa 64% ang strongly approve. Mayroon namang 27% ang somewhat approve, habang 4% ang undecided at 1% lamang ang strongly disapprove. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.